Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat tunay na kayo po ay soberanong Diyos. Kayo nagkukontrol ng lahat ng bagay, kayo nagpapangyari, kayo nangangasiwa. Kaya naman, Panginoon, di kami magugulat sa aming pong buhay, sa darating, sapagkat kayo ang siyang nag-arrange ng lahat ng ito. Kaya tulungan niyo kami, Ama, mag-response sa mga bagay na hindi pa namin alam at biglang dumarating sa aming buhay. Anong dapat namin gawin? Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ano yung buhay natin? May maraming sorpresa. Kung halimbawa, mayroon kang matagal na kaaway at hindi mo na nakikita at isang araw, bigla na lamang humarap sa harapan mo at handang gumanti sa iyo, anong dapat mong gawin? Anong reaction natin, mga kapatid, sa ganong biglaang pangyayari? Anong gagawin mo? Kailangan bang sumigaw, tumakbo, umiyak, o lumuhod, o lumaban na lang? Yan po minsan ang maaaring mangyari sa buhay natin, nagugulantang tayo sa mga biglaang pangyayari, anong dapat natin gawin? Na sa ating pong pag-aaral ngayon, kunin natin ang background sa buhay ni Haring David, na buong bayang Israel ay nagulantang sa biglaang problema ang dumating sa kanilang buhay sapagkat si Absalom ang nangunguna sa napakaraming sundalo, mandirigma, at pumasok sa palasyo upang agawin ang trono ng kanyang amang si David. At ang mga tao, ang bayan, ay nagulat. Gusto nilang lumaban pero hindi lang magawa sapagkat anak ito ng kanilang hari. Sa ating mga kapatid, may mga pangyayari din na kailangan natin ng biglaang desisyon ang dapat natin gawin pagdating sa ganon. Ano ang ating kublihan pagdating sa mga biglaang pangyayari? Marahil, isa sa atin may darat na ganong pangyayari. Now, tignan natin, bilang mga Kristiyano, tignan natin ano sinasabi ng Panginoon sa atin pagdating sa ganong kalagayan. So, buksan natin ang ating Bible sa Psalm 62 verse 8. At ito nga ay tungkol sa awit ni David na kung saan kanyang pinalakas, pinatibay ang bayang Israel sa biglaang pagdating at paglusob ng kanyang anak na si Absalom. At ano ang kanyang sinabi? At ito rin ang magiging mensahe para sa atin. Psalm 62 verse 8. Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Ito ang salita ni Haring David na lumalarawan at tumitipo rin sa salita ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan natin ang pangungusap ni Haring David dito para sa kanyang bayan at pakinggan din naman natin ang mga salitang ito ni David na mula sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ito pong kalagayang ito, sa bayang Israel, yung salita ni David ay parang napakalakas na ilaw na nagbigay ng liwanag sa kanilang kapaligiran, sa kanilang buhay, sa lahat ng kanilang nararamdaman tungkol sa paglusob nitong anak niyang si Absalom. Na salita ng Diyos ay liwanag para sa atin. At ang sabi nga Psalms 119 verse 105, ang salita ng Diyos ay ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas, nakikita natin ang unahan. Kaya pakinggan natin ang dalawang maliwanag na utos na ito na sinabi ni David sa kanyang bayan at nawatanggapin natin ang utos na ito na siyang salita din ng ating Panginoon pagdating sa ating biglaang pangyayari. Una, makikita natin dito na ang dalawang maliwanag na utos nito ay magtiwala kayo sa Panginoon. At ikalawa, magbuhos kayo ng inyong puso sa Panginoon. Napaka-simple lang. Pero kadalasan, hindi natin ito nagagawa kapag tayo mayroong biglaang problema. Na tila parang wala tayong pag-asa. Gusto natin tumakbo, umiwas, tumakas, o di kaya lumuhod na lang at magmakaawa, sumuko na lang, umiyak, o di kaya lumaban hanggang saan man abutin ang paglaban. Pero dito, ang napakalinaw, ang ginawa ni David, kanyang pinigil ang mga tao at ang sabi niya, magtiwala kayo sa Panginoon.
Ibig sabihin, huwag kayong magtiwala sa inyong damdamin, huwag kayong magtiwala sa inyong sarili. Marahil marami tayong iniisip na paraan kung paano natin harapin ang problemang itong biglaan. Pero ang sabi ni David at ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag tayo magtiwala sa ating sarili bagkos tayo magtiwala sa Panginoon sa lahat ng sandali. Na isang talata, sabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, kung gaano kaganda at kahalaga ang magtiwala sa Panginoon at huwag sa sarili. Ang sabi, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Wow! Yung po ang itong lihim o ito yung nakahandang biyaya sa atin pagdating sa biglaang problema na hinahintatakutan tayo, marami tayong iniisip na tiwala sa ating sarili, pero ang sabi ni ng salita ng Diyos, sa Panginoon ibigay ang pagtitiwala at itutuwid niya ang iyong landasin. Hindi ka mapupunta sa kamalian, hindi ka magsisisi sapagkat ang Diyos ang siyang maglalagay ng tamang kaisipan sa iyong buhay. So huwag manalig sa iyong sarili. Ang sabi diyan, sa lahat ng lakad, ipagkatiwala mo sa Panginoon. So dito rin, ini-imply dito ni David, huwag kayong mataranta. Huwag kayong mabigla, huwag kayong tumakas sa mga pangyayari. Lagi nating ititig ang ating mga mata sa Diyos. Gaya ng sinabi sa Hebreo chapter 12 verse 2, na sa tuwing tayo po ay nasa gitna ng mga problema tulad ng mga Kristiyanong ito sa Hebreo, na sila'y pinag-uusig, sila'y pinag-ahabol upang isabit doon sa mga poste upang sunugin. Pero ang sabi dito ng writer ng Hebrew, look unto Jesus. Tumitig tayo kay Jesus sapagkat siya ang ating author and finisher of our faith. Tayo'y tumawag sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang ating makapangyarihang tagapagligtas. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaya pag dumating sa atin yung mga biglaan, mga kapatid, huwag tayong mataranta, huwag tayong mawalan ng panimbang sa ating sarili, huwag tayong magtiwala kung ano yung naisip natin sa ating sariling lakas, kundi dapat tayong makinig, magtiwala sa Panginoon. At ikalawa, hindi lamang basta magtiwala sa Panginoon, kundi magbuhos ng puso sa Panginoon. Sa ating teksto, ang sabi, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Bakit po? Dahil para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Yun ang ating kanlungan, yun ang ating kublihan pagdating sa biglaang pangyayari. Ang sabi dyan, magbuhos ng puso. Na alam naman natin, pagdating sa banal na kasulatan, yung puso ay hindi tulad ng akala natin, yung pumipintig na puso. Ang puso sa banal na kasulatan, dito nakatalaga o kasama rito kadalasan ang ating isipan, ang ating kalooban, ang ating pag-ibig, ang ating damdamin. Kaya pag sinabing magbuhos ng inyong puso, ibig sabihin lahat ng inyong isipan i-focus natin sa Panginoon. Lahat ng ating damdamin. Ito ang matalinong pagkilos pagdating sa kagipitan. Sapagkat ang puso natin, ang ating will, ang ating set to power emotion, mga kapatid, dyan nagsisimula yung ating pagkilos sa labas eh. Ang sabi nga sa Mark chapter 7 verse 21 hanggang 23, ng puso ng isang tao masama, nagmumula ang lahat ng kasamaan, pangangalo niya, pagnanakaw, pagsisinungaling, nandiyan lahat. Ibig sabihin, kung kikilos tayo sang ayon sa laman, eh lahat ng kasamaang nasa loob ng puso natin, yun ang ating mai-apply sa ating desisyon. Kaya dapat huwag tayong basta kumilos sa ating laman, teka muna. Mag-isip ka muna, magtiwala sa Panginoon at magbuhos ng puso, pusong binago ng ating Panginoon. Dapat nandun tayo sa spiritual na kalagayan pagdating sa biglaang pangyayari. Nangyayari naman sa atin yan eh, pag nagulat ka, yung reaction mo, yung talagang natural na likas na action, talagang nagugulat ka, hindi tamang ginagawa natin. Pero dahil ang Espiritu ng Diyos nasa atin, nanunumbalik tayo sa dapat nating postura, di ba?
bumabalik tayo, naghingi tayo ng Panginoon, sorry po, nabigla po ako. Natural yan sa tao. Kaya dapat pagdating sa biglaan, tumigil muna at magtiwala sa Panginoon at magbuhos ng ating puso sa Panginoon. Pag sinabing magbuhos, mga kapatid, alam naman natin, pag binuhos, ibig sabihin, talagang lahat ng laman noong container, talagang ibubuhos mo. Matutuyo yung container. Yun din ang picture pagdating sa pagbuhos natin ng ating puso. Ibig sabihin, lahat ng tiwala natin, lahat ng ating damdamin, lahat ng pag-asa natin ay dapat ibigay natin sa Panginoon. Magbuhos tayo ng nilalaman ng ating puso. Gaya ng sinabi ni David din at nakinote din ni Apostol Pedro, na sabi niya, cast all your cares upon Him. Yun po ay kinuha ni Pedro sa kanyang sulat mula sa salmistang si David. Sapagkat nangyayari rin kay Pedro ang ganung problema. Cast all your cares. Makikita natin sa Psalms 55 verse 22 ang salitang ito. Ang sabi ni David dito, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahintulutang makilos kailanman ang matuwid. At ito ay kinote din ni Peter nung siya po'y nasa kagipitan. Ang sabi ni Peter, 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang lakas pong magturo ni Pedro sa mga mananampalataya dahil nangyari sa kanya yon, kung paano siyang bumagsak sa kanyang sariling kilos o salaman. Ngunit siya ay itinatag ng Panginoon. Kaya nga, pagdating sa ikalawang pagkakataon, dapat ilagak. Pagsabi ilagak, cast out, itapon, ibato sa Panginoon. Kumbaga dito sa ating text, ibuhos. Wala kang may iwan sa iyong sarili, kundi lahat ang tiwala mo ay dapat sa Diyos pagdating sa biglaan. Alam nyo, alam naman natin ang kasaysayan dito. Wala pong nagkasala na mga tao ng Diyos sa mga tauhan ni David, isa man, sapagkat pinakinggan nila ang salita ni David. At ganoon din tayo. Hindi rin tayo madudupilas, mapupunta sa kamaliang desisyon kung makikinig tayo sa tinig ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Sapagkat si David dito, siya'y tumatayo bilang Kristo sa ating panahon. Kaya napakalagang pakinggan natin. Pagdating sa biglaang pangyayari, saan tayo kukubli? Kukubli tayo sa ating Panginoon. Kaya bilang mga tao ng Diyos, sa pagdanas natin ng biglaang pangyayari at magbibigay kaguluhan sa ating buhay, dalawang bagay lang, huwag nating kaligtaan. Magtiwala tayo sa Panginoon at magbuhos ng laman ng ating puso sa Panginoon. Hayaan ang Diyos ang magsaayos ng ating gusot sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito at ang iyong salita, Panginoon, minsan pa nagpatibay sa amin, tila isang liwanag ilaw na siyang gagabay sa amin sa mga darating na panahon na hindi namin alam. At maaari kaming matutunan sa ilang ikalawang pagkakataon sa aming pagkakamali sa nakaraan sa mga biglaang pangyayari. Nawa, Panginoon, kayo po ang magsaayos ng mga aming mga hakbangin sa darating pong biglaang kaguluhan sa buhay namin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.